Johnson, ikwento mo! Daddy, sinong kasama mo? Ay, marami anak. Andito sina Abraham, si Maes. Anong ang pangalan na ring batang maliit na ere? Si Angie. O, kamukha mo yung pamangkin ko si Kring Kring. Pag nakikita kita, parang nakikita ko si Kring Kring namin. Ay, makibalita ho muna tayo ha sa ating National Disaster Risk Reduction and Management Council Administrator ng Office of Civil Defense. Si Undersecretary Ariel Nepomuceno, Executive Director po ng NDRRMC at Administrator ng OCD. Dahil dun sa mga balita, bagamat kung titingnan po ninyo ang maganda ron, ay walang casualty ha. Although sabi ho dun sa ilang mga balitang lumalabas ang mga lokal, may inire-report po silang 8. Pero alamin nga ho natin ang latest mula sa OCD. Makakausap natin si Undersecretary Ariel Nepomuceno. Yusek, magandang gabi ho ulit. Si Johnson po ito sa Teleradyo Servisyo. Kumusta ho kayo? Okay naman po. Magandang gabi po sa inyo at sa ating mga kababayan. Opo, dun ho tayo magbasa sa official na tala ng OCD at ng NDRRMC. Kumusta ho naging epekto ho sa atin ng mga nagdaang bagyo, especially itong nakaraang pipito? Matindi ho ang dinaanan. Ang pinakamatinding dumanas ng kagupit ng bagyo ay probinsya ho ng Catanduan. Subalit, kasunod din ho ang Nueva Vizcaya, matindi rin ang tama sa kalahat, ilang parte na naman ng Aurora at Cagayan. Subalit, kanina nga ho, galing ho kami sa Catanduan, talagang napakaraming mga wasak na bahay ho doon at mga paaralan, opo, mga school buildings, mga government facilities, yung mga marami din poste na talagang nagbagsakan kahit wala pa ho silang kuryente doon. At marami silang pangangailangan kung paano nila maitayo yung mga nasirang bahay. Marami po talaga at magtutulong-tulungan na lang ho. Subali sa ibang lugar din mo, kung maalala ho natin, bago itong bagyong pipito kasi nga, may 6 na ho tumama sa ating bagyong sunod-sunod. Opo. Kaya yung dinaanan naman itong pipito, kumbaga lalo lang mas tinamaan o lumalayo yung sitwasyon doon sa mga lugar sa Central Luzon hanggang papalabas doon sa Biskaya, La Union, Pangasinan, doon po lang bubasa. Talaga kong marami yung dinaanan po sa mabanggit ko lang. Yun nga lang, sa Catanduanes, wala akong nasawi doon. Opo. Ibig sabihin, sa Kabikulan, walang nasawi. Subalit sa kabuuan, hindi magandang balita, may pumasok na hong ulat na may 10 nasawi. Although iba-validate po yan, subalit yan na rin po talaga yan sa Nueva Biskaya. Sa lunch, nagka-landslide kasi doon, so may 7 nasawi. At sa Ifugao, sa Asipulo, Ifugao, may 2 naman po. So Kabuuan, sa ngayon, 9 ho yung nasawi at meron pang 3 nawawala sa parte ng Biskaya po, Nueva Biskaya. Opo. Bali ho itong binanggit nyo, Yusek, na 9 ikamo na casualties po natin ay dahil sa bagyong pipito. Sa pipito po yan, ako. Opo. Yun hong missing, saan nga kung... Saang lugar ikamo yung 3 missing pa, Yusek? Sa Nueva Vizcaya po at sa Nueva Ecija, 2. So isa sa Vizcaya, isa sa Nueva Ecija. So 3 po yung missing. Sana'y makita pa po sila. Opo. Yun hong 7 na ikamoy na italang casualty sa Nueva Vizcaya, may information ba tayo dyan kung ano po ang nangyari dun sa 7 at sila ba'y magkakamag-anak or papano? Wala po sa akin yung pangalan. Subalit yan po dahil po sa... landslide din po yan Pareho pong landslide yung lahat ng 10 na yan. Yung missing ho talagang ano bang chances na baka naman siguro sana napunta lang sa ibang lugar o kaya sa mga kamag-anak, ano po? Sana po. Yung 2 doon sa missing na yon nung isang araw na iulat sa amin yan kasi yung bahay nung pamilya na yan, 3 sila yung mag-asawa at yung anak na babae na 10 years old sa Nueva Ecija. Nakita po yung, ang maganda naman po, nakita po yung bata. Mm-mm. Buhay siya. Yun. Kaya lang yung 2 nga po, yung magulang niya, wala pa hong balita. Nawawala pa rin po. Ayun. So bukod ho dun sa ikamo, meron na, bagamat for validation pa naman itong siyam na casualties, sa infrastruktura ho and agrikultura, gano'n nakalaki ang naging pinsala ho ng mga nagdaang bagyo? At specifically, yung damage ng bagyong pipito? Malaki pa rin ho. Sa agricultural damage po ngayon sa pipito sa ngayon, kasi madadagdagan po yan, 266 million na po yung ating losses sa agrikultura. Subalit,
kailangan idugtong po yan, karagdagan yan doon sa mahigit 7 billion doon sa mga nakaraang bagyo po. So plus 266 million ngayon. Ang infrastruktura naman na nasira, 709 million, yan ay sa regions ng Region 2, Region 3, Cordilleras at Region 5. Subalit, idadagdag po natin yung 709 million na karagdagang sira ng infrastruktura doon sa mahigit 10.4 billion na nasira ng mga nakaraang bagyo po. Opo. Eh, bagamat marami na ho ang nakapagdeklara ng state of calamity, under the declaration po ba ng state of calamity, may mahuhugot pa bang karagdagang pondo yung mga yan? Ang narinig po namin sa mga ulat nila, talaga pong said na rin ho yung mga local government units. Oo, at sa national government naman, noong 3 weeks ago, halos ubos na rin po yung ating calamity funds. Pero yan naman po, of course, gagawa naman po ng paraan niya ng Malacanang. Nag-release na nga po si Pangulong Bongbong last week ng 875 million para naman po sa mga food items, yung mga family food packs ng DSWD. Hindi po kasi po pwedeng matigil yan, kaya talaga naman ginagawa niya ng paraan. At kaninang umaga, inulit naman ni Pangulong Bongbong sa meeting namin sa Catanduanes na huwag pong mag-alala lahat. Dahil may paraan naman po yan, gagawa nila ng paraan yan. Opo. Going back dun sa Catanduanes, si Kamo, gano'ng kalawak pa ang walang supply ng kuryente, Yusek? Lahat pa ho. Matagal-tagal pa ho yan. Pati yung communication doon, ibig sabihin yung mga cellphone. Subalit, inaasahan naman natin yung cellphone, mabilis lang naman yan. Ang matagal talaga yung kuryente dahil pinag-iingatan din po yung pag-check, tinitingnan ro talaga yung mismong distribution lines. Hindi naman ro kasi pwedeng basa na lang yan buhayin dahil delikado rin po pag may sira at binuhay po yan. Opo, eh ano ba, natumba ba mga puno, mga tori ng kuryente doon sa area yun ng Catanduanes? Marami po. Hindi naman po buong Catanduanes, subalit malaking parte po doon, lalo na sa Panganiban at Bagumanok, parang gano'n, nakalimutan ko, Bagumanok at Panganiban, talaga pong wasak. Kung hindi bababaho sa 500 bahay, yung naiulat na talagang sira po doon. Opo. May naibigay ho ba sa inyong timeline, halimbawa kung kailan unti-unting marirestore yung supply ng kuryente doon sa mga wala pang kuryente hanggang ngayon? Hindi pa ho eh, pero tinatansya nila na hindi bababa sa 2 linggo po yung matagal. Matagal po. Yung pagbabalik ko nung supply ng kuryente sa grid, madali lang po yun. Ang magtatagal po, yung sa distribution lines, yung papasok ng mga bahay, medyo matagal po yan. Kaya medyo mahirap-hirap pa po ang sitwasyon nila doon. At ang tubig din naman nila, matagal-tagal pa rin daw maibabalik sa normal. Kaya bukas nga, nagpadala ho tayo ng, subalit, of course, hindi po normal nga, pero nagpadala ho tayo ng mga filtration machines sa tulong na rin ng MDA. Pinadala namin doon. Makakarating naman doon. Ang maganda naman, bukas naman po kasi yung seaport at airport doon. Kaya wala naman pong abala. Kaya po natin magpadala ng mga pangangailangan nila. Nagpadala na rin po tayo ng mga GI sheets dahil yun po yung hiniling nila Governor kanina. Oo, para makapagsimulang makapagtayo uli ng mga bahay na nasira ng bagyo. Oo, pero talagang kanina ho, kung maalala ko kasi wala na, hindi ko po dala yung kopya. Iniulat nila mga mahigit 4,000 na partially damaged houses. So marami-rami po yun. Opo, ang supply daw ho ng inuming tubig nga pala, paano po ba? Doon naman ho, maraming bukal talaga na maiinom, ano? Subalit sabi nga nila, yung normal na, yung sa may tubo ho ba, na-disrupt din ho yun. So, hinihintay din ho maibalik sa normal po yun. At sabi kanina, yun, medyo matagal-tagal din daw po yun. Alright. Ay, sige, Yusek, ano bang sabi sa inyo ng pag-asa? Anong forecast po nila, halimbawa, in the next few days? Siguro naman, eh, kahit papaano, medyo makahihinga-hinga na tayo sa bagyo. Kahapon, sa briefing sa amin, natutuwa na kami dahil meron naman daw at least 2 linggong malinaw yung sitwasyon na walang bagyo. Kaya lang, kanina nung tinitingnan namin sa aming monitor, parang may maliit na naman na umiikot-ikot, mababa naman daw yung chance na mabuo yun. So dapat naman siguro wag nang mabuo dahil pumapasok yung
bagyong ayong hanging amihan, oo, yung malamig na. Kaya lang, pag magkaroon naman ng bagyo, usually sa ganitong panahon, sa mga bandang gitna, ibig sabihin Visayas, Pamindanao na po yung bagyo. Alright. O siya, sige Yusik, at sana nga po kahit papaano, hindi lang dalawang linggo tayong medyo makahihinga sa epekto ng bagyo dahil yung ating mga kababayan dinaanan ng sunod-sunod-sunod ay talagang malayo pa aabutin bago muling makabalik sa halos normal na kanilang pamumuhay. Di ho ba, Yusik? Oo, sana nga po magtagal at medyo nakakaawa na rin po yung ating mga kababayan po talaga. Opo, opo. Yusik, maraming salamat ha sa pagsagot sa tawag namin. Magandang gabi ho at mag-iingat po kayo mga taga OCD and NDRRMC. Apo, salamat din po. Thank you, Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang Executive Director ng NDRRMC at Administrator ng Office of Civil Defense. Napo, sana nga po'y gumanda ang panahon natin sa mga susunod na araw at linggo pa. Wala, talagang ganun ho pagka last quarter ng taon, nandyan ho ang pasok ng mga bagyo. Nobyembre. Minsan nga kung kailang patapos ng taon, talagang may humahabol pa eh. Sana hindi na lamang humalakas. Sa oras ho natin, sa oras nating 8:31, alamin muna natin ang mga balitang hatid na ating mga kaserbisyo. Total ban ng cellphone sa mga bilangguan sa bansa, ipinatupad ng Bureau of Corrections, nagbabalita at nagsaserbisyo si Steve Ras. Steve! Bilang bahagi ng mas pinaigting na seguridad, mahigpit na ipinapatupad ngayon ng Bureau of Corrections ang no cellphone policy sa lahat ng operating prisons and penal farms sa buong bansa. Partikular na ipinagbabawal ang paggamit ng cellular phone ng mga opisyal, empleyado at bisita sa loob ng mga piitan. Ayon kay Bureau Director General Gregorio P. Katapang Jr., anumang telepono o kaugnay na device na maridiskubre ay kukumpiskahin para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Posible rin anyang mapatawan ng administratibo at kriminal na parusa laban sa mga tauhan na masasangkot sa hindi otorisadong pagpasok o paggamit ng mga telepono sa piitan. Marami anyang nagrereklamo sa pulisiya pero ang mga puslit na cellphone ay kadalasan anyang naging dahilan ng illegal na aktibidad sa loob ng mga bilangguan. Sa kabila nito, maaari naman anyang gumamit ng two-way radios bilang alternatibong paraan ng komunikasyon para sa mga tauhan. Inatasan na ni Katapang ang mga superintendent na magsagawa ng masusing inspeksyon sa lahat ng entry at exit points para maharang pagpuslit. Gayun din ang regular at random na pag-inspeksyon sa mga prison dormitories at work areas ng Bucor upang matiyak na walang pinagbabawal na kagamitan sa mga piitan. Kaserbisyo mo sa Bucor, Steve Raz para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Thank you, Steve! Bagay, matagal ng issue dyan sa New Bilibid Prison yung pagkakaroon ng signal. Meron dyang tinatawag na Building 14. E nandun dati ang mga high profile inmates. Naglagay na ng signal jammer doon. Pero ewan ko lang kung meron pa ring transaction. Ibig sabihin, nakakapag-communicate yung nandoon sa loob, nakapagbibigay na instruction sa nasa labas. Kung ano yung transaction, ay bahala na kayo mag-isip. Samantala, 8:33 na at sa oras po nating yan, Manila Police District, paiigtingin pa ang seguridad sa mga matataong lugar sa Maynila sa paparating na holiday season. Ay oo nga, nandyan ang puntahan ng tao sa Divisoria, yung mga mamimili ng pamasko. Nagbabalita at nagsaserbisyo si Tricia Lindo. Tricia, ikwento mo. Johnson, planong paigtingin ng Manila Police District ang seguridad sa mga karaniwang matataong lugar sa Maynila tuwing holiday season. Ayon kay MPD Director Police Brigadier General Tom Ibay, ay magtatalaga sila ng 85% ng kanilang pwersa para sa roving patrol, fixed post at magiging in-plane clothes officer. Katuwang rin anya mga volunteer group at taga-barangay. Yung pagdating ng Pasko, dito talaga nakakabilis sa Maynila ng mura. Kaya kailangan namin gawin, magdagdag kami ng available personnel para magpatrolya doon at nag-iipag-ugnayan kami sa barangay kasi we cannot do it alone. Kailangan namin ng tulong nila. Kabilang sa mga lugar na kanilang tututukan ay ang mga bilihan sa Divisoria, Binondo, Quiapo, Blumentritt, maski sa mga terminal at pantalan at pasalan tulad ng Luneta at Baywalk. Inaasahan na pagpatak ng November 30 ay mas dadagsa na ang mga mamimili o mga mamamasal sa mga nasabing lugar.
Inaabisuhan naman ni Ibay ang mga mamimili na hanggat maaari ay huwag nang magdala ng malaking halaga ng pera at huwag na rin magsuot ng alahas sa kanilang pamamasal o pamimili lalo pat marami anya ang mga kawatan tuwing magpapasko. Samantala, Johnson na nanatili sa ikatlong alarmang sunog na sumiklab sa Kangkungan Street, Barangay Manggahan sa Pasig City. Kaservisyo mo, Tris Salindo, para sa Teleradyo Serbiso at Radyo sa East 30. Thank you. Maraming salamat sa ating mga kaservisyong sina Trisha Lindo and Steve Raz. Kaservisyo Live Report. Tuloy lang ang kwentuhan. Huwag bibitiw. Johnson, ikwento mo. Ay, makwento ko nga lang pala ha. Maraming salamat ho sa mga estudyante ng UST Angelicum. Yung mga YS11 po dyan, magandang gabi ho sa inyo. Thank you din kina Principal Irene Gopes, kay Teacher Piolo Kalikdan, and kay Ma'am Annie Manzo. Kung tayo nakapagbigay ng simpleng to kanina at sana'y may natutunan kayo ng kahit kapraso man lang. Ang mga estudyante po ng UST Angelicum, magandang gabi ho sa inyo. Oras muna natin! 8:36 na, babalik po kami, sandali lang. Babalik. Sabay sigaw! Johnson, ikwento mo! Daddy, sinong kasama mo? Ay, marami anak. Andito sina Abraham, si Maes. Anong ang pangalan na ring batang maliit na ere? Si Angie. O, kamukha mo yung pamangking ko, si Kring Kring. Pag nakikita kita, parang nakikita ko si Kring Kring namin. Ay, makibalita ho muna tayo ha sa ating National Disaster Risk Reduction and Management Council Administrator ng Office of Civil Defense, si Undersecretary Ariel Nepomuceno, Executive Director po ng NDRRMC at Administrator ng OCD. Dahil dun sa mga balita, bagamat kung titingnan po ninyo ang maganda ron, ay walang casualty ha. Although ang sabi ho dun sa ilang mga balitang lumalabas ang mga lokal, may inire-report po silang 8. Pero alamin nga ho natin ang latest mula sa OCD. Makakausap natin si Undersecretary Ariel Nepomuceno. Yusek, magandang gabi ho ulit. Si Johnson po ito sa Teleradyo Serbisyo. Kumusta ho kayo? Okay naman po. Magandang gabi po sa inyo at sa ating mga kababayan. Opo, dun ho tayo magbase sa official na tala ng OCD at ng NDRRMC. Kumusta ho naging epekto ho sa atin ng mga nagdaang bagyo, especially itong nakaraang pipito? Matindi ho ang dinaanan. Ang pinakamatinding dumanas ng kagupit ng bagyo ay probinsya ho ng Catanduan. So balit kasunod din ho ang Nueva Vizcaya, matindi rin ang tama sa kanila at ilang parte na naman ng Aurora at Cagayan. So balit kanina nga ho, galing ho kami sa Catanduan, talagang napakaraming mga wasak na bahay ho doon at mga paaralan, opo, mga school buildings, mga government facilities, yung mga marami din poste na talagang nagbagsakan kahit wala pa ho silang kuryente doon. At marami silang pangangailangan kung paano nila maitayo yung mga nasirang bahay. Marami po talaga at magtutulong-tulungan na lang ho. Subali sa ibang lugar din mo, kung maalala ho natin, bago itong bagyong pipito kasi nga, may 6 na hong tumama sa ating bagyong sunod-sunod. Opo. Kaya't yung dinaanan naman itong pipito ay kumbaga lalo lang mas tinamaan o lumalayo sitwasyon doon sa mga lugar sa Central Luzon hanggang papalabas doon sa Biskaya, La Union, Pangasinan, doon po lang bubasa. Talaga kong marami yung dinaanan po ta. Mabanggit ko lang, yun nga lang, sa Catanduanes, wala akong nasawi doon. Opo. Ibig sabihin, sa Kapikulan, walang nasawi. Subalit sa kabuuan, hindi magandang balita, ay may pumasok na hong ulat na may siyampung nasawi. Although ibabalidate po yan, subalit yan na rin po talaga yan sa Nueva Biskaya. Sa lunch, nagka-lunchlight kasi doon, so may piturong nasawi. At sa Ifugao, sa Asipulo, Ifugao, may 2 naman po. So kabuuan, sa ngayon, 9 ho yung nasawi at meron pang 3 nawawala sa parte ng Biskaya po, Nueva Biskaya. Opo, bali ho itong binanggit nyo, Yusek, na 9 ikamo na casualties po natin ay dahil sa bagyong pipito. Sa pipito po yan, ako. Opo, yun hong missing, saan nga pong... Saang lugar ikamo yung 3 missing pa, Yusek?
Sa Nueva Vizcaya po at sa Nueva Ecija, dalawa. So isa sa Vizcaya, isa sa Nueva Ecija. So tatlo po yung missing. Sana'y makita po sila. Opo. Yun hong pito na ikamoy na italang casualty sa Nueva Vizcaya. May information ba tayo dyan kung ano po ang nangyari dun sa pito? At sila ba'y magkakamag-anak or papano? Wala po sa akin yung pangalan. Subalit yan po eh dahil po sa landslide din po yan. Pareho pong landslide yung lahat ng shampoo na yan. Yung missing ho, talagang ano bang chances na baka naman siguro sana napunta lang sa ibang lugar o kaya sa mga kamag-anak, ano po? Oh, sana po. Yung dalawa doon sa missing na yon nung isang araw, naiulat sa amin yan kasi yung bahay nung pamilya na yun, tatlo sila yung mag-asawa at yung anak na babae na 10 years old sa Nueva Ecija, nakita po yung, ang maganda naman po, nakita po yung bata, buhay siya. Yun. Kaya lang yung dalawa nga po, yung magulang niya, wala pa hong balita. Nawawala pa rin po. Ayun. So bukod ho dun sa ikamo, meron na bagamat for validation pa naman itong SHAM na casualties, sa infrastruktura ho and agrikultura, gano'n nakalaki ang naging pinsala ho ng mga nagdaang bagyo? At specifically, yung damage ng bagyong Pipito? Malaki pa rin ho. Sa agricultural damage po ngayon sa Pipito, sa ngayon, kasi madadagdagan po yan, 266 million na po yung ating losses sa agrikultura. Subalit, kailangan idugtong po yan, karagdagan yan doon sa mahigit 7 billion doon sa mga nakaraang bagyo po. So, plus 266 million ngayon. Ang infrastruktura naman na nasira, 709 million, yan ay sa regions ng Region 2, Region 3, Cordilleras at Region 5. Subalit, idadagdag po natin yung 709 million na karagdagang sira ng infrastruktura doon sa mahigit 10.4 billion na nasira ng mga nakaraang bagyo po. Opo. Bagamat marami na ho ang nakapagdeklara ng state of calamity, under the declaration po ba ng state of calamity, may mahuhugot pa bang karagdagang pondo yung mga yan? Ang narinig po namin sa mga ulat nila, talaga pong said na rin ho yung mga local government units. Oo. At sa national government naman, noong 3 weeks ago, halos ubos na rin po yung ating calamity funds. Pero yan naman po, of course, gagawa naman po ng paraan niya ng Malacanang. Nag-release na nga po sina Pangulong Bongbong last week ng 875 million para naman po sa mga food items, yung mga family food packs ng DSWD. Hindi po kasi po pwedeng matigil yan kaya talaga naman ginagawa niya ng paraan. At kaninang umaga, inulit naman ni Pangulong Bongbong sa meeting namin sa Catanduanes na huwag pong mag-alala lahat dahil may paraan naman po yan. Gagawa nila ng paraan yun. Opo. Going back dun sa Catanduanes, si Camo, gano'ng kalawak pa ang walang supply ng kuryente, Yusek? Lahat pa ho. Matagal-tagal pa ho yan. Pati yung communication doon, ibig sabihin yung mga cellphone. Subalit, inaasahan naman natin yung cellphone, mabilis lang naman yan. Ang matagal talaga yung kuryente dahil pinag-iingatan din po yung pag-check, tinitingnan ko talaga yung mismong distribution lines. Hindi naman po kasi pwedeng basa na lang yan buhayin dahil delikado rin po pag may sira at binuhay po yan. Opo, ano ba? Natumba ba mga puno, mga tori ng kuryente doon sa area ngayon ng Catanduanes? Marami po. Hindi naman po buong Catanduanes, subalit malaking parte po doon, lalo na sa Panganiban at Bagumanok. Parang gano'n po, nakalimutan ko, Bagumanok at Panganiban. Talaga pong wasak. Kung hindi bababa ho sa 500 bahay, yung naiulat na talagang sira po doon. Opo. May naibigay ho ba sa inyong timeline? Halimbawa kung kailan unti-unting marirestore yung supply ng kuryente doon sa mga wala pang kuryente hanggang ngayon? Hindi pa ho eh. Pero tinatansya nila na hindi bababa sa 2 linggo po yung matagal. Pagbabalik ng kuryente. Matagal po, matagal po. Yung pagbabalik ho nung supply ng kuryente sa grid, madali lang po 'yon. Ang mabagal, ang magtatagal po yung sa distribution lines dun yung papasok ng mga bahay. Medyo matagal po 'yan, oh. Kaya medyo mahirap-hirap pa po ang sitwasyon nila doon at ang tubig din naman nila matagal-tagal pa rin daw maibabalik sa normal. Kaya bukas nga nagpadala ho tayo ng subalit of course hindi po normal nga, pero nagpadala ho tayo ng mga filtration machines sa tulong na rin ng MDA. Pinadala namin doon. Makakarating naman doon. Ang maganda naman,
bukas naman po kasi yung seaport at airport doon, kaya wala naman pong abala, kaya po natin magpadala ng mga pangangailangan nila. Nagpadala na rin po tayo ng mga GI sheets dahil yun po yung hiniling nila Governor kanina. Oo, para makapagsimulang makapagtayo uli ng mga bahay na nasira ng bagyo. Oo, pero talagang kanina ho, kung maalala ko kasi wala na, hindi ko po dala yung kopya. Ang iniulat nila mga mahigit 4,000 na partially damaged houses. So marami rin po yun. Opo, ang supply daw ho ng inuming tubig nga pala, paano po ba? Doon naman ho, maraming bukal talaga na na maiinom, ano? So balit sabi nga nila, yung normal na, yung sa may tubo ho ba, na-disrupt din ho yun. So hinihintay din ho maibalik sa normal po yun. At sabi kanina, yun, medyo matagal-tagal din daw po yun. Alright. Ay, sige, Yusek, ano bang sabi sa inyo ng pag-asa? Anong forecast po nila, halimbawa, in the next few days? Siguro naman, kahit papaano, medyo makahihinga-hinga na tayo sa bagyo. Kahapon sa briefing sa amin, natutuwa na kami dahil meron naman daw at least 2 linggong malinaw yung sitwasyon na walang bagyo. Kaya lang, kanina nung tinitingnan namin sa aming monitor, parang may maliit na naman na umiikot-ikot, mababa naman daw yung chance na mabuo yun. So dapat naman siguro wag nang mabuo dahil pumapasok yung bagyong hanging amihan, yung malamig na. Kaya lang, pag magkaroon naman ng bagyo, usually sa ganitong panahon, sa mga bandang gitna, ibig sabihin Visayas, Pamindanao na po yung bagyo. Alright. O siya, sige Yusek, at sana nga po kahit papaano, hindi lang 2 linggo tayong medyo makahihinga sa epekto ng bagyo dahil yung ating mga kababayan dinaanan ng sunod-sunod-sunod ay talagang malayo pa aabutin bago muling makabalik sa halos normal na kanilang pamumuhay. Di ho ba, Yusek? Oo, sana nga po magtagal at medyo nakakaawa na rin po yung ating mga kababayan po talaga. Opo, opo. Yusek, maraming salamat ha sa pagsagot sa tawag namin. Magandang gabi ho at mag-iingat po kayo mga taga OCD and NDRRMC. Apo, salamat din po. Thank you, Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang Executive Director ng NDRRMC at Administrator ng Office of Civil Defense. Ako, sana nga po'y gumanda ang panahon natin sa mga susunod na araw at linggo pa. Wala, talagang ganun ho pagka last quarter ng taon, nandyan ho ang pasok ng mga bagyo, Nobyembre. Minsan nga kung kailang patapos ng taon, talagang may humahabol pa eh. Sana hindi na lamang humalakas. Sa oras ho natin, 8:31, alamin muna natin ang mga balitang hatid na ating mga kaserbisyo. Total ban ng cellphone sa mga bilangguan sa bansa, ipinatupad ng Bureau of Corrections, nagbabalita at nagsaserbisyo si Steve Ras. Steve! Bilang bahagi ng mas pinaigting na seguridad, mahigpit na ipinapatupad ngayon ng Bureau of Corrections ang no cellphone policy sa lahat ng operating prisons and penal farms sa buong bansa. Partikular na ipinagbabawal ang paggamit ng cellular phone ng mga opisyal, empleyado at bisita sa loob ng mga piitan. Ayon kay Bureau Director General Gregorio P. Yucatapang Jr., anumang telepono o kaugnay na device na maridiskubre ay kukumpiskahin para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Posible rin anyang mapatawan ng administratibo at kriminal na parusa laban sa mga tauhan na masasangkot sa hindi otorisadong pagpasok o paggamit ng mga telepono sa piitan. Marami anyang nagrereklamo sa pulisiya pero ang mga puslit na cellphone ay kadalasan anyang naging dahilan ng illegal na aktibidad sa loob ng mga bilangguan. Sa kabila nito, maaari naman anyang gumamit ng two-way radios bilang alternatibong paraan ng komunikasyon para sa mga tauhan. Inatasan na ni Katapang ang mga superintendent na magsagawa ng masusing inspeksyon sa lahat ng entry at exit points para maharang pagpuslit. Gayun din ang regular at random na pag-inspeksyon sa mga prison dormitories at work areas ng Bucor upang matiyak na walang pinagbabawal na kagamitan sa mga piitan. Kaserbisyo mo sa Bucor, Steve Raz para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Thank you, Steve! Bagay, matagal ng issue dyan sa New Bilibid Prison yung pagkakaroon ng signal. Meron dyang tinatawag na Building 14. E nandun dati ang mga high profile inmates. Naglagay na ng signal jammer doon. Pero ewan ko lang kung meron pa rin transaction. Ibig sabihin ay nakakapag-communicate yung nandoon sa loob, nakapagbibigay na instruction sa nasa labas. Kung ano yung transaction,
ay bahala na kayo mag-isip. Samantala, 8:33 na at sa oras po natin yan, Manila Police District, paiigtingin pa ang seguridad sa mga matataong lugar sa Maynila sa paparating na holiday season. Ay oo nga, nandyan ang puntahan ng tao sa Divisoria. Yung mga mamimili ng pamasko. Nagbabalita at nagseservisyo si Tricia Lindo. Tricia, ikwento mo. Johnson, planong paigtingin ng Manila Police District ang seguridad sa mga karaniwang matataong lugar sa Maynila tuwing holiday season. Ayon kay MPD Director, Police Brigadier General Tom Ibay, ay magtatalaga sila ng 85% ng kanilang pwersa para sa roving patrol, fixed post at magiging in-plane clothes officer. Katuwang rin anya mga volunteer group at taga-barangay. Sabi mo pagdating ng Pasko, dito talaga nakakabili sa Maynila ng mura. Kaya kailangan namin gawin, magdagdag kami ng available personnel para magpatrolya doon at nag-iipag-ugnayan kami sa barangay kasi we cannot do it alone. Kailangan namin ng tulong nila. Kabilang sa mga lugar na kanilang tututukan ay ang mga bilihan sa Divisoria, Binondo, Quiapo, Blumentritt, maski sa mga terminal at Pantalan at Pasalan tulad ng Luneta at Baywalk. Inaasahan na pagpatak ng November 30 ay mas dadagsa na ang mga mamimili o mga mamamasal sa mga nasabing lugar. Inaabisuhan naman ni Ibay ang mga mamimili na hanggat maaari ay huwag nang magdala ng malaking halaga ng pera at huwag na rin magsuot ng alahas sa kanilang pamamasal o pamimili lalo pat marami anya ang mga kawatan tuwing magpapasko. Samantala, Johnson, nananatili sa ikatlong alarmang sunog na sumiklab sa Kangkungan Street, Barangay Manggahan sa Pasig City. Kaservisyo mo, Tris Salindo, para sa Teleradyo Serbiso at Radyo sa East 30. Thank you. Maraming salamat sa ating mga kaservisyong sina Tricia Lindo and Steve Raz. Kaservisyo Live Report. Tuloy lang ang kwentuhan. Huwag bibitiw. Johnson, ikwento mo. Ay, makwento ko nga lang pala ha. Maraming salamat ho sa mga estudyante ng UST Angelicum. Yung mga YS11 po dyan, magandang gabi ho sa inyo. Thank you din kina Principal Irene Gopes, kay Teacher Piolo Kalikdan, and kay Ma'am Annie Manzo. Kung tayo nakapagbigay ng simpleng to kanina at sana may natutunan kayo ng kahit kapraso man lang. Ang mga estudyante po ng UST Angelicum, magandang gabi ho sa inyo. Oras muna natin. 8:36 na, babalik po kami. Sandali lang. Ay, tapos na. Babalik. Johnson, ano pong baon mo? Naku, kapilang anak. Ay, di bale, meron ho tayong mga baong bagong kwento. Sabi ho ng Department of Foreign Affairs ay nagkausap na ang Philippine government at ang Indonesian government sa posibleng paglilipat dun ho sa ating kababayang si Mary Jane Veloso na matagal na hong nakadetain dyan sa Indonesia. Pero yung detalye ho'y medyo kumbagay bitin. Alamin nga ho natin ano bang posibilidad na talagang maibalik ho ng Pilipinas or mailipat ng detention facility si Mary Jane mula sa Indonesia papunta ng Pilipinas. Makakausap po natin ang kanyang legal counsel. Si Attorney Edrie Olalla, ang legal counsel ni Mary Jane Veloso. Attorney Edrie, magandang gabi ho sa inyo. Si Johnson po ito sa Teleradyo Serbisyo. Good evening po. Kumusta ho kayo? Ay, magandang gabi, John. Okay naman. Kayo, kumusta naman? Eh, ayos naman. No? Medyo nabibitin lang ho kami doon sa kabuang detalye nung naging pahayag ng Foreign Affairs Department. Kayo ho ba, ano bang information po ninyo doon sa posibleng paglilipat daw ng kliyente po ninyong si Mary Jane, dini sa Pilipinas? Ay, Johnson, ano, pinaabot sa amin ng grupong migrante. Ito yung organisasyon ng mga migrante na tumutulong kay Mary Jane ng isang salin sa Ingles ng press statement ng Indonesian Coordinating Committee for Law, Human Rights, Corrections, and others, no? Na kung saan nakasaad nga na ang ating embahada sa Jakarta ay nakipag-usap sa ministro na nabanggit ukong nga sa mga iba't ibang usapin kasama na itong sitwasyon ni Mary Jane. Opo. Ngayon, dun sa pahayag na yon na pinabot sa atin na isang linggo na nakaraan ay sinabi na pinag-aaralan na nga, kinoconsider ang termino, ang
possible transfer of prisoner na tinatawag. At maaari ito ay makamit sa pamamagitan kung hindi ng negosasyon at kasunduan sa dalawang pamalaan ng Indonesia at saka ng Pilipinas, o di kaya kung maglalabas ang bago nilang presidente, Subianto yata ang presidente nila, ng panibagong polisiya ukol sa pagkrato ng mga banyagang detenido sa Indonesia. Mm-hmm. At ang medyo kinatutuwa namin dahil nakasaad din doon sa press statement, Johnson, na kung sakali mailipat na sa kalaunan Opo. Si Mary Jane sa Pilipinas, home country, no? Kasi hindi lang si Mary Jane yung specifico, no? Mm-hmm. Foreign national. Sa sitwasyon ni Mary Jane, nakalagay doon sa pahayag na inililipat ng Indonesia sa option o yung responsibilidad o pagpapasya sa Philippine government kung gusto niya to magbigay ng clemencia. Pero sa panig ng Indonesia, as far as Indonesia is concerned, ay tumitindig sila na dapat ay yung conviction of death penalty ay dapat respetuhin. Mm-hmm. So yun ang kabuuan nun, nung pahayag na yun. Ayun. So, pero Attorney Edre, wala hong klaro doon kung merong timeline na sinusundan yung posibleng paglilipat kay Mary Jane from her detention facility sa Indonesia pauwi ng Pilipinas? Wala. Ano, medyo general yun. Sa katunayan, kung meron man, hindi namin malalaman dahil political and diplomatic approach to labas kami diyan dahil legal lang ang aming aming tungkulin, hindi kami kasama sa pag-uusap ang gobyerno natin tsaka Indonesia nag-uusap. Opo. Kung meron man, malalaman na lang natin kung merong timeline man lang. Opo. Pero sa pagkaalala ho ba ninyo, meron na bang mga precedent na ang isang detainee na Pilipino mula sa ibang bansa ay inilipat pabalik ng Pilipinas? Nangyayari ho naman talaga 'yon? Nako, alam mo, sa totoo lang, talagang inuhukay ko yung aking memorya. Wala akong maisip no? Na itong particular na napatawan na ng death penalty, ha? hindi pagkakulong, ha? Opo. Death penalty ay ililipat o iuwi para i-serve yung sentensya na wala naman sa Pilipinas. Kasi wala tayong death penalty, di ba? So paano natin i-serve sa kanya yung death penalty kung wala namang death penalty sa Pilipinas? Opo. So medyo kakaiba ang tawag namin, unique, no? And unique. Novel. Mm-mm. Yung situation. Kaya nagbibigay siya ng bagong pag-asa. Opo. Saka, kasi kung tutusin mo, kung walang death penalty sa Pilipinas, eh ano yung susunod na kaparusahan? Eh di ang susunod na kaparusahan ay yung tinatawag na panghabang yung life imprisonment, pero hindi naman talaga totoong panghabang buhay yun kasi 40 years lang yun. Oo. So, ano yan, unique siya, welcome development siya kasi nagbukay. Matagal na panahon na nanawagan tayo ng clemencia sa Indonesia, Opo. Sa dati nilang presidente, ito medyo bumuka, no? Kasi malinaw din sa pahayag isinasalin na sa Philippine government yung pagpapasya. Ayan. So ano yan, maganda yan, magandang development yan kung matutuloy nga ang pag-uusap. So ibig sabihin, Attorney Edre, ang pagkaintindi ko po sa inyo, base dun sa binasa po ninyo na pahayag mula sa Indonesian government, kung ano man ang magiging decision ng Philippine government once na si Mary Jane Veloso ay mailipat sa atin sa detention facility ng Pilipinas, nasa discretion na rin ng kinauukulang mga opisyal ng Philippine government kung anong magiging hatol kay Mary Jane Veloso. Dahil wala nga naman tayong death penalty. Tama po yan. So, magre-range yan at worst, no? Pinakamasaklap niyan, tatapusin niya yung nalalabing 40 years. 14 years na siya doon. Ibig ba sabihin, 26 years pa siyang mapipiit. Mm. At best, absolute pardon. May middle ground din, no? Ang sinasabi ko, ayokong pangunahan kasi doon, no? Kasi nag-uusap pa sila, no? Pero ang sinasabi ko lang, possible scenarios. Opo. At best, absolute pardon. At worst, remaining ng 40 years. Pero may middle ground din . Pwede mag-commute, no? Pwede din conditional pardon. Mm-hmm. Instead ng commute, babawasan yung
taon sentensya ng pagpaka-detention. Mm-mm. So lahat ng siyempre tayo lahat, siguro kaysa nyo kami, na humiling at tuloy-tuloy na mangampanya at magdasal na bigyan na siya ng ano ng clemency ng ating pamahalaan. Opo. Kayo kasi, ano yan, ha? Kakaiba yan. Kakaiba. Opo. Kasi kung nasa Indonesia siya, ano, napakakitid eh. Napakakitid yung posibilidad na mabigyan ng ano eh. Mm-hmm. Ng bagong kaparusahan. Kasi final na yung conviction eh. Oo. Di ba? So dito, medyo nagkaroon ng puwang at pagbubuka. Opo. Attorney Edre, yun ho bang kaso ni Mary Jane Veloso, ang hinahawakan lamang po niya specifically ay yung kaso niya sa Indonesia or pati yung kaso ng mga nag-recruit sa kanya from the Philippines? Practically, nung siya ay dapat ay bitayin noong April 2015, isang linggo lang namin nalaman yan bago yung schedule ng firing squad eh. Kaya nag-abol tayo, kung naalala nyo, ng ating gabi. Nakipag-coordinate kami closely doon sa kanyang Indonesian lawyers. Mm-hmm. So, technically, that's legal service, no? Technically, legal counsel. Pero on record, hindi kami kasama kasi hindi kami pwede mag-practice sa Indonesia, no? Ngayon, dito sa kaso sa RTC, Regional Trial Court sa Nebesia, no? Kami yung tumatay yung ang tawag natin dyan ay private prosecutor. Mm-hmm. Kasi criminal case to. Ang pangunahing abogado dyan ay nag-uusig ay ang public prosecutor mula sa DOJ. Opo. Kami yung private prosecutor kasi kami ang kumakatawan kay Mary Jane, mm-hmm, saka dun sa pamilya ni Mary Jane. Dun sa large scale, illegal recruitment, estafa, tsaka human trafficking. Opo. Na ngayon ay hinihintay na lang natin yung pagkuha ng kanyang testimonyo. Matagal na binbintong Johnson eh, kung matatandaan nyo, no? Ang hinihintay na lang natin bago pa lumabas tong bagong development kung ano yung PETA tsaka kung saan kukunin. Eh ngayon, may bagong development, tingnan natin kung saan talaga kukunin yung deposition, sa Indonesia pa ba? Or dito na. Pagkatingnan niya lang dito sa Pilipinas. So ibig mong sabihin, Attorney Edre, yun hong testimonya ni Mary Jane na pupwedeng magdiin dun sa mga nag-recruit sa kanya, wala pa hanggang ngayon? Wala pa. Kasi nga, mahabang kwento. Kasi ilang taon lang nakalipas, yung defense, may karapatan naman yan, no? Yung illegal recruiters na kinakatawan ng public attorney's office. May mga karapatan yan eh. Kasi sanay naman kami bilang defense counsel. Mm-hmm. Pero sa unfortunately, medyo tumagal at medyo masyadong in-stretch, no? Panahon bago talaga na pirme. Umakyat pa ng Supreme Court yan, kung hindi nyo nalalaman, para pinal na pagpasyahan na pwede ba mag-testimonya si Mary Jane sa Indonesia. Opo. Umakyat pa sa Supreme Court. Sinasabi ko, pwede. Tapos mag-usap na lang ang gobyerno ninyo at ang gobyerno ng Pilipinas kung ano yung detalye. Oo. So, tama ka kasi even morally and politically, if not legally, ma-establish judicially na talagang biktima si Mary Jane at magiging karagdagang hudyat yan o batayan para bigyan siya ng klemensiya. Kasi saan ka man naman nakakita na biktima siya mismo ang paparusahan, di ba? Ay, anong status ng local recruiter niya, yung Julius Lacanilao at saka si Maria Cristina Serio? Nakapiit po sila sa Nueva Ecija Provincial Jail kasi meron na unang kaso na natapos na. Tatlong kapwa mga taga Nueva Ecija, mga bata to, Johnson, nakilala ko, pumunta kami ilang taon eh. Halos sa isang kalsada na nila Mary Jane, ano? Mm-hmm. Mga 18, 19, 20 years old na pinangakuan din nung itong magkarelasyon, mm-hmm, na si Sergio tsaka si Julius, Presidential Julius, ng trabaho sa ibang bansa at nagluwal pa nga ng pera. Opo. Nagreklamo sila for large-scale illegal recruitment. Natapos yun, private prosecutor po kami doon na sentensyahan sila ng life, sa technical term ay reclusion perpetua. Kasi po sa abogado, sa mga nakikinig na abogado, alam nila na magkaiba po yung life reclusion perpetua sa life imprisonment. Reclusion perpetua, 40 years po. Nandun, nakapiit sila.
dun sa provincial jail po. Opo, opo. Ay, panghuli na lamang, attorney, kayo ba'y nagkakausapan ng mga magulang ni Mary Jane? Kailan kayo huling nagkausap sa kanila? At kung may reaction po sila dun sa development po na ito, anong sabi? At panapanood naman kasi siyempre nagtatanong sila lalo na, na may mga pagkakataon na nag-alala sila sa kalusugan ni Mary Jane. Nabalitaan namin na meron siyang medical procedure na kinakaharap, tapos na nayayamot na rin, tapos paminsan-minsan nagtatanong din sa mga ibang legal na consultation. Ang huli naming pagkikita na personal nung bumisita kami sa Indonesia mismo, nakita namin si Mary Jane. Pero nung pumutok itong pahayag ng Indonesia, nakausap ko yung migrante. Nagkataon naman, no, Johnson, na kinabukasan, pupunta sila ng Bisaya para bumisita sa mga Biloso. So may inform ng pamilya? Oo, na-inform na nila na kaya tinanong ko migrante, mag-uusap pa ba? Hindi na, mukhang okay na. At ang nakita ko naman sa ibang mga media outfit, maunawa natin ang damdami ng magulang, no? Ina, tatay, na sana hindi na makulong sa Pilipinas. Sana dumiretso na lang umuwi. Pero siyempre, titingnan natin. Kaya tuloy-tuloy tayo manalangin, tuloy-tuloy tayo na himukin ng ating gobyerno na ano na, bigyan na lang clemency itong si Mary Jane bilang kababayan. Kasi marami tayong mga kababayan na dumadanas ng ganitong sitwasyon na napapahamak at pinagsasamantala ng kanilang kamangmangan at kahirapan. Alright. Pero siyempre, mangyayari yun kapag nailipad na siya ng Pilipinas. Opo, kasi yun ang pinayag ng Indonesia. Wala tayong kapangyarihan na gumawa ng GERT na nasa Indonesia kasi ang jurisdiction nasa Indonesia. Nasa kanila. Alright. Attorney Edre, maraming salamat sa oras po ninyo at sa mga paliwanag. Mag-iingat po kayo. Sige po, maraming salamat. Ingatin po kayo. Salamat po. Attorney Edre Olalia, siya po ang legal counsel ng ating kababayang si Mary Jane Veloso na nandun po't nakapiit sa Indonesia. Siya po'y naaresto 2010 pa dahil po sa pagbibitbit ng 2.6 kilos ng heroin na ipinadala po sa kanya papuntang Indonesia, nakalagay sa maleta. At sa oras po nating 8:54, ay teka, baka makalimutan ko lang ha, marami palang nanonood at nakikinig po sa atin ha. Si Paring Saldi, meron lang ipinababati ha. Sabi nga ni Ate B, Paring Saldi, sa'yo ko ha. Iba yung may assurance eh. Teka, sabi ho ni Paring Saldi, pakibati raw ho, magandang gabi at ating mga taga-subaybay dyan, nagbe-birthday pala mula ho sa Department of Health si Dr. Mark Nicolas Santos, Family Health Unit Head ng DOH dyan po sa Calabar Zone. Dr. Mark Nicolas Santos, happy happy birthday! At sa oras nating 5 minuto na lang, mag-aalas 9 na. Anong opinion mo? Anong opinion mo? Kaserbisyo? Ikwento mo! Sa mga nagpadala na ho ng kanilang mga entry ha ngayong pong araw na ito ng Tuesday ng November 19, 2024. Ay syempre dahil sabi nga ho ng PAGASA ay opisyal nang nagsimula ang amihan season. Medyo makararamdam na tayo ng medyo malamig-lamig na panahon sa umaga o kaya sa hapon o gabi. Lalong mas mahirap bumangon. Ang tanong, dama na ba ninyo ang malamig na simoy ng hangin at ano bang paborito ninyong kainin or inumin tuwing malamig ang panahon? Sabi ho ng suki nating kaserbisyong nagpadala na ng kanila mga entry ha. Unahin po natin si Tita Dulce. Sabi niya, dati-rate Daddy Johnson, hot choco, masarap sa malamig na panahon. Ngayon po na medyo nasa border ng sugar ko, yun na nga, may inaalala. Ginger tea or salabat lang ang iniinom ko. Masarap din naman, healthy pa. Oo nga, no, iba pala hindi naman po pwedeng lahat eh, hot choco ng hot choco. Iba paano kung medya na? Medya betis. Hindi na po pwede. Si Elsie Balion Florentin, sabi po niya, good evening, Daddy Johnson. Ay, hindi pa rin humaramdaman ng malamig na hangin. Wish ko nga yun para tipid po sa kuryente at huwag munang mag-aircon para maidagdag pang Noche Buena ang mababawas na ho sa pambayad ng kuryente. Si Romeo Diang, sabi niya, magandang gabi, Johnson. Ikwento ko lang, nakapaghutaglamig na ay nailalabas ko na yung paborito kong jacket. Hihigop ng mainit na kape sa kanto habang isinasawsaw po yung pandesal na may palamang keso. Kapag simbang gabi na, hindi humawawala ang special na puto bongbong at tea
na may tanglad flavor sa atin pa, sa atin lang meron. Sa abroad eh, baka nami-miss na rin ng mga kababayan po natin yan, no, Mang Romeo. Si Carlos Lorica, sabi niya, Mang Carlos, welcome ho sa Teleradio Servicio. Parang bago po yung pangalan niyo sa amin. Ngayon nag-start na po ang amihan, masarap inumin. Sikat na coffee signature, hot chocolate at bibingka. Si Teresita at Yenza Johnson, pag madaling araw ko lang po nararamdaman ng lamig. Mainit pa rin maghapon eh. Pag ganito hong malamig at malapit ng Pasko, ay hinahanap ko po yung bagong lutong kastanyas, cheese ham, queso de bola at bibingka at puto bumbong. Marami ho niya malapit sa simbahan. Si Arceli Lazaro Johnson, ikwento mo, good evening. Hope lahat daw po na affected ng bagay mabigyan ng mga ayuda. Kawawa naman yung mga kababayan po natin, magpapasko pa naman, oo nga. Mas mabigat ho yan yung magpapaskong lalong wala kang pinagsasalusaluhan, wala kang bahay na uuwian dahil nasira ng bagyo. Sabi po ni Beth Kamaing, Ma'am Beth, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po, ang masarap na kainin, bibingka at kape pag malamig ang panahon. Ito, taga Marikina naman ito. Si Ma'am Beth Kamaing ng Marikina City, ay pa, isa mga taga Marikina dyan nakakabakaba pagka masama ang panahon. Pero habang walang masama ang panahon, walang sama ng panahon at medyo malamig ang simoy ng hangin, samantalahin po ninyo yung mga kakanin dyan sa Marikina. Sa ex naman, sabi na ating mga suking sina Teray Taray Johnson, lagi naman hong malamig, ay sa bagay, nasa abroad eh. Lagi naman hong malamig sa amin, kaya feeling Pasko lagi. Pakibati na lang daw po si Professor M ng belated happy birthday. Wala ka kahapon eh. Happy Tuesday, sabi po yan ni Teray Taray ng Wyoming. Teray Taray, naka-move on ka na ba? Eh ganun talaga. Si Louie Basco, sabi niya, Happy Tuesday sa handsome na si Tito Johnson. Ramdam po namin ng malamig na panahon, lalo na pag madaling araw sa mga single tulad ko. Oh, ibang lamig naman yun. Kaya nabuo po ang SMP, Samahan ng Malalamig ngayong Pasko. Listening po sa inyo, sabi yan ni Louie Basco. Ay, papano? Muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Wala hong bibitiwa ako po si Daddy Johnson. Hindi ko lang alam ha, hindi ko masasabi kung malamig ang panahon nito, ang Pasko nito. Kayo nang humusga pag nakita po ninyo siya. Napapawal, malamig ba o... Ana? Hindi pwede yun. Walang BBTU, susunod na ang Showbiz Sideline, Solo Fly Today. Ang nag-iisang Papa Owl Pass. Bye! See you tomorrow! Good night po! See you tomorrow! Johnson, ikwento mo! Huwag pa huli sa Balita Talakayan, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.